We are back, guys. We are back. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito na, ang bakbakan. Uy, wala ba nakakaasaran dyan? 3 minutes until start the game. Ayan na, 3 minutes daw, guys. Kita-kita naman, nasa lobby tayo, guys. Tayong official broadcast partner dito ng BTS Pro Series Season 3. Ayun. Season 4. Ba't may tisamit yan? Ay, may ano, tisamit 13. Ayan, nag-start na tayo at best of to po ang ating series for the day between Fnatic versus TNC Predator. Yep. At group stage pa lang po tayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Share niyo na po yung ating live stream at supportahan niyo po ang ganda ng aking hoodie. Ang may item ang ano yun dyan sa gilid. Yan o. Paayos. Uy, grabe naman yung hoodie mo dyan, Empre. Ha? Ang ganda, ha? Empre. Pangit, ha? Shot. Shot. Ganda. Okay. So, ito na, guys. Ang matinding bakbakan, no? Ang ganda kasi, umpisang araw pa lang ng BTS series. Sila agad. Pro series. Eh, nakatapat na kagad ang dalawang dati pang nagkakabanggaan para sa pagiging top 1. Tunggali. Oo. Sa ilalim. Sa ilalim. Guys, kung gusto nyo pong mag-bet, ha, ito. Pusta muna tayo. Punta tayo sa pnxbet.com. Okay? Don't forget to use our code LuponWXC. Kung may mga katanungan kayo, guys, pwede kayo mag-message na. Kuya Nick, kung gusto nyo bumili ng voucher, yan. Message lang. Meron ba? Kayo dyan. Ayan, okay, so game 1. Ode, match winner, TNC. TNC ka? Hindi. Nabalitaan ko, Fnatic. Fnatic, nabalitaan nga natin. Yan. Pero, tiwala ako kay Gabi. Kay Gabi tayo. 10 seconds. Magkano yan? 5K yan, 6K. 1K lang. 1K lang? 1K lang. 5 seconds remaining. Match game 1. Gabi. Gabi? Straight TNC? 500. All in TNC. Pero masama nga ang balibalita na sobrang lakas daw na itong Fnatic. Ayun na nga din. Eh, malalaman natin yan. Eh, kung mapapakita... Malalaman natin. Pero guys, ha, at nagbabalik po kami. Best of 2 po ang ating series. At nandito tayo sa group stage. Apat lang po ang kukunin. Sa upper bracket, apat naman sa lower bracket. Ganun ba? Oo. So, ilan naman lalaglag? Wala. Ay, wala. Wala na malalaglag. Safe and clear tayo, guys. Follow dati nyo na rin yung social media. Dati kasi, 10, no? 10 yung mga teams dito sa Pro Series. And then, dalawa yung natatanggal. Yes. Pero this time, wala naman pala matatanggal sa group stage. Oo. Eh, ano lang para. Siyempre, mas gusto mo pa rin nasa upper bracket ka. Pero, ang ano lang po dito, bali, 6 yung direct invite at 2 naman yung galing sa office qualifier. Pero, bago ang lahat, guys, alam nyo na ang gagawin. Mag-share na ng ating live stream dahil ang matinding bakbakan ay magaganap na po. After ng Civil War, ito na yung mga bakbakan sa BTS Pro Series. Grabe. Ang lineup natin ng mga laro, no? Yes. Parang halos lahat kaabang-abang dahil siyempre may mga Pinoy. Ayun MG Trust, yun lang yung kalaban natin dito na walang Pinoy. Ayun nga. So halos lahat ng team ay may Pinoy naman. Oh, masakit din kasi yung ano MG Trust eh. Talaga nga. Muntikan pa nga yung T1 kanina. Ano yung score nun? 2-0. 2-0 na malinis. Sinabi ko na sa inyo. Oh. I-all in nyo na sa T1. Wala ka naman sinabi. Naka-post yan sa Halo. Ay, Halo WXC. Halo's prediction? Mm-mm. This time, TNC Fnatic 1-1. Oh. Susunod ay Team Dog versus Neon. Neon 2-0. Pinaparamdaman. Execration, Vice. Execration, Vice 1-1. 1-1 sila dyan. Grabe naman yan, ha? Kaya, guys, alam nyo na. Alam nyo na ang dapat gawin at ang ating ano dito. Pag-usapan muna natin ang drop dito yes, dahil Fnatic banning one. Yung dalawang offlane heroes, no? Team Berso and itong Magnus. Yes. While TNC Predator naman binan nila yung Chen and IO. Oops, Ogre Majoy agad. Nag-pick. Balik TNC Ogre. Ogre yung... Pick na Fnatic. Wala Fnatic kasi. Pero, Fnatic yata yung ano dyan, Ogre Majoy. Hindi lang na-refresh yan. Mirana and Ogre Magi for the side of Fnatic. And then, TNC, Pangolier and Viper. Oo, kakaiba talaga mga pick ngayon ng TNC. Pero Fnatic, basic na basic lang. Meron silang pan-setup agad. Stun arrow pag nag-connect. Pero yun nga lang, medyo mahirapan talaga sila sa ano Viper dito din.
Bangulier, pwede pa naman itong... Hindi, tingin ko, bali, dress na rin ito eh. Or 4 yan. Pero, magandang gabi po sa inyong lahat, mga yep. Sir. All in nyo na sa TNC. At yun, na all in nyo na raw sa TNC. And Viper Bangulier, yung Viper, kadalasan ngayon, nasa offlane siya, guys. Yan ang role ng Viper ngayon. And then, Bangulier, I think it's gonna be Team Zero sa 4. Pwede yan, mid... Minimid din yung Bangulier. So, let's see. Yes. Pero usually, yung Bangulier, hindi masyadong ano ngayon eh. Bangulier. Parang... Wala ka nag-slardar sa kanila. Mga tipong slardar lang, di ba? Slardar, IO, ganun lang yung kasi basic. Dito Civil War. Baka iniisip pa natin, Civil War pa rin to. Mag-move de, na tayo. Then, nag-ano yan, first pick ogre yan. Or undying, di ba? Mga undying-undying lang. Wala ka nag-undying dyan, no? Oo nga, no? Hindi, pag Civil War yan, laging ban yan. Civil War yan. Always may pick yan. May slardar yan. May snapper yan. May undying yan. Grimstroke Leech. Undying. Yan yung mga may ogre hero yan. May mga ogre dyan. Yan ang hindi na, ang Viper pa, hindi nawawala. Parang meron pa tayo Civil War, ano, ang over, ah. Oo, tiny, di ba? Wala ka ng tiny dyan, nga, no? Wala, iba talaga, may Bangulier, eh. Iba kasi talaga ang meta ng, ano, ng Civil War. Oo, iba yung nagkagaya yung Civil War dito. Ibang level ng mga multi na to. Eh, nasan ka sa level na yun? Ha? Nasaan ka sa wala, laglag kami. Abangan nyo lang. Isipin nyo, ha? Season 1, idol. Season 2, PS. Season 3, solid. Season 4, pathetic cheaters. PS, nag-idol ulit. Anong sunod? Solid pusher. PS ulit. Doon lang yun. Solid pusher yan. Ay, lo, ba't nandiyan yan, lo? Ba't nandiyan yan, lo? Wala nga, stop, ha? Ay, nandito na, Kuya Nick, malapit lang. Alam mo ba kung ano yung... Ah, nakalipat na siya? Nakalipat na? Nakalipat na. Alam mo ba kung ano yung nasa labas nung kanilang bahay malapit? Ano? 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 Yola. Some beef sal. Yun. Yun na kuya, yun na masarap doon. Oh. Yung romantic baboy ba yun? Ah, oh, romantic baboy. Yung romantic baboy, kung saan kumakain. Ay, alam ko yun, alam ko yun, alam ko yun. Doon. Oo, oh, sa labas, highway, sa highway. Oo, oh, highway. 15 minutes lang daw yung biyahe. Masmut naman, tricycle lang. Ah, pero na na, relaano na siya dyan, fix na. Oh, fix na, nandito na lagi yan. Ay, nakakalungkot pag, naman. Pag, nag, pag nag-discord pa yan, nasa pakin ko ulo na ito. Eh, ang problema ko, lo, kanina. Oh. Kanina, lo, sa may prod area. Ano yun? Ang ingay! Ay, ang ingay, Diyos ko! Kaya pala. Sabi si lang ayun, sabi ko si show lang ayun. Ako nga, sabi ko nga, Kuya Nick, bibigyan naman natin ang streaming room dito. Ayaw! Oh. Saan eh, yun pala, makikipaggulo pala doon sa baba. Ayun. Ay, naku, yari ang mga tao. Kasi ako, nag-upload ako, Kuya Nick. Di ko alam na may meeting wala kayo. Sorry. Ba yun? Hindi kami maingay rito. Pero ikaw lang lumipat o kasama mo si... Kasama mo si Ann? Oo, kasama ko. Kasama. Kasama mo na. Apo, opo. Okay. May isa ba siyang kasama? Sige. Oo po. May isa. Tuta. Yung aso niya. Kuya Nick, ano ah? Wala pa kami internet to na. Ano? Si Jem Vista. Oo nga, hindi mo mga nasagot eh. Shoutout kay Boss Jem Vista. Shoutout, Boss Jem ah. Oo, huwag masagutin, Boss Jem. Huwag masagutin. Oo, okay lang yan. Boss Jem ah. Paan naman ah. Pero meron tayo rito, Enerbon Active, ano yan? You know, guys, siyempre alam nyo na, kailangan nyo yan. Araw-araw, itong ating multivitamins, mineral, ginseng, royal jelly, Enerbon Active, guys, to help you to boost your immunity. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan nyo to, guys, mag-Enerbon Active na. And Centaur, wala po si Dragstar dito, pero Raven, sinuggest niya to. Lakas si Dragstar, mag-Centaur eh. Mag-Centaur ka nga. Omni-Night. Uy, medyo maganda rin yung hero dito. Omni-Night, no? Talagang pantalunan, no? Sobrang apat na hero pa lang ang kukunat na. Alam ko na to. 5 na Omni Knight to, guys. Yan yung tiga repel heal lang talaga. Tas guardian lang. Ano, Heavenly Grace. Taga Heavenly Grace lang talaga para kay S-Ben. Pero, fanatic naman. Medyo masakit din to. Kasi kapag meron silang counter. Morphling? Nag-morphling ang fanatic dito, guys. Nagalit si Raven na batak yung laban nun para na-practice sa Civil War sa direkta sa BTS. Eh, kita mo naman kasi yung lineup din dito ng TNC Predator. Yung kanilang pang-control ay nandun sa Mishben at pang-Golgir na madali lang para kay Morphling na ano, iwas-iwasan eh. Totoo. Madadatch na rin yan eh. Europe, lo. Ang aga naman ng Europe nagsimula. Oo, malaga nga yun. Apat na series nga yun. Sulit nga yun, no? Mm-hmm.
Yun yung ano, Division 1, Division 2, ano pa? Sinong pinagsabay kalaban na ngayon? Pinagsabay na ngayon. Yung mga dito sa Division 1 at mga nilaglag sa Division 2. Upper bracket ng Division 2. Nilaban, doon nilaban. Sakit sa ulo. Ang hirap ipaliwanag nung ginagawa nila na yun. Nice. Pero ganun yata yung magiging ano eh. DPC eh. DPC ah. By the B Division eh. Ganun nata magiging DPC guys. Mga... Kaya kung naguguluhan yung mga teams. Oo, ganun. Naguguluhan yung mga teams, sa Civil War na lang sila sumali. Yan, tama. Pwede, oh. May nagtatanong, kailan daw ulit Kuya Nick ang Civil War? Kakatapos lang. Pay nga din. Pay nga din, oh. Pay nga din, my idol. Pasko din, Pasko din, oh. Oo, guys, ito muna. PTS muna tayo, guys. Munod muna tayo sa mga idol natin. And, syempre, mag-bet na, no? Alam nyo na kung saan mag-bet. PNXBet.com. Yan, guys. Don't forget to use our code LuponWHC. Bet on your favorite games. Kung may mga katanungan kayo, guys, mag-message lang kayo sa ating Facebook page, Kuya Nick. Pati kung gusto nyo pumili ng voucher, yan, meron tayo meron dyan. Wala na kayong hahanapin pa. Mm-mm. And ito, nag-ban dito yung Fnatic ng mga pang-counter sa may Morphling. OD and itong Pac. While at yan, si Predator naman, binan nila yung Storm Spirit and Death Prophet. Let's see kung ano yung last pick dito ng Fnatic. Kailangan nila mid lane hero nitong si Moon. Yes. Tingin ko, pwede namang ano, Void Spirit lang. Then, pwede. Ember. Sakto yun, Ember Spirit. Kasi TNC dito, parang pwede naman nila i-adjust din yung Morphling. Pero tingin ko, maganda rin naman magiging laning niya, Ogre Magi. At yung katapat niya, di ba, Pangolier? Or yung Pangolier sa Viper. Yun yung pwede siya makapag-wave out lang din at hindi siya ganun kabilis na mapapatay. Wind Ranger. Wind Ranger ang pinili. So, interesting pick coming from Fnatic. Maganda rito, may makokopyahan itong si Morphling, no? Oo. Pwede niyang aganim send then kopyahin ito si Wind Ranger. Dalawa na rin yung kanyang Wind Run. And then, mas maano yun. Problema niya lang. Nag-Wind Ranger sila dito kahit na merong Isben. Kung saan yung level 15 talent ng Isben ay nakaka-dispel. Ayun na nga diba? Din eh. Wala ka talaga. Tanggal ang Wind Run. Oo, ayun din ang problema dito. At pwede siya talunan anytime. At Heavenly Grace lang. Pero Invoker, yung last pick dito ng TNC Predator, Invoker ni Armel. Yup. Grabe. Nilabas na nga Invoker ni Chief Armel. Nakikita natin ito sa pub game, guys. Madalas naman sila nag-i-stream and ma-i-spotan natin dyan. Invoker ni Chief Armel, Isben ni Gabi. Nako, pero, the combo. No, pwedeng pagka isang stun, may tamaan na kagad ng Sunstrike. Ayun na nga din. Pero mahirap lang dito Invoker. Kailangan lang talaga niya. Kasi parang hindi talaga siya makakuha ng mga runes dito eh. Mirana at Ogre Magi, pwede agad mag-connect sa gitna eh. Pero, tinan mo ha, kita ang center, medyo Basaros to eh. Basaros center eh, no? Iniwanan ko ang aking tropa para dito. So, tingnan natin kung naging maganda ba yung magiging resulta. Kasi, MG Trust, struggling kanina, natalo sila against T1 ng 2-0 and naangiting naglalaro itong si Jackie. Sabi niya, tama ako, nainiwan ko kayo, nanalo kami sa inyo eh. Etong si Masaros, ang tanong, tama ba naging decision mo? Kasi nung mga nakakalipas po, BTS Pro Series Season 3, ang Fnatic ay nasa bottom 2. Sila yung nalaglag kasama ang Execration noon. Nalaglag po sila dito sa BTS. And kalungkutan dahil yun yung tournament na papalit-palit sila ng mga player. Oo. Mahirap din kasi yung connection nyo din. Mag-iiba kahit malakas yung player. Yun yung lumaro si Isaiah sa isang game. Ayaw ko na. Ayaw ko na sa Fnatic. Walis na siya. Ayaw ko na. And then, noong Summit 13 naman, Fnatic ay nagpahinga po sila. Hindi sila lumaro doon sa tournament na yun. Kung saan naman yung TNC ay nag-top 4. And then, medyo shaky din talaga yung kanilang performance. With White Moon pa naman yun. And ngayon, Febi, yung kanilang coach, ay lumalaro na sa kanila this season 4. And then, Fnatic naman, nakuha nila itong si Jobs. Nagbabalik. Yes. Pati na rin si Masaros. Pero parang ano, no? Pansin ko, halos lahat ng nagiging coach nila, nagiging player na lang talaga. No? Kung mga coach to player, yun yung ina-adapt agad. Alam niyo bakit? Bakit? Ang hirap kasing humanap ng Pinoy na captain. Oo, totoo. Pinoy na captain na 5 ang laruan. Oo. Sa ngayon kasi parang si Kuko, offlane. Offlane eh, di ba? Pero captain siya. Mm-mm. Sino pa ba yung ibang captain na pwede dyan? Alas lahat yata ng mga ano, puro court talaga yung ano, laruan ng mga Pinoy natin. Oo, yung mga 5 natin, hindi rin naman
parang tanggap na maging captain na agad, no? Napilit. Oo. Ikaw siko ka. Kadalasan, yung mga tinitingalaan natin ay more on position 4, carry, mid, offlane, ganyan. Pero as captain, yung post 5 yung mahirap panapin talaga sa Pinoy, guys. Ang mahirap din kasi talaga sa, ano eh, sila talaga yung mag-aaral nung ano, mga captains talaga. Parang nasa kanila yung decision ng isang team nila eh. Mm-hmm. Kapag nag-decision yung captain nyo kung ano yung gagawin, dapat lahat magpa-follow din eh. And I think TNC, dahil kumukuha din sila ng mga foreign na captain, para madagdagan yung kanila kaalaman. Kasi nga naman, eh, malakas naman na talaga yung mga Pinoy eh. Oo, mechanical totoo. Skill, napakalakas natin. Pero kulang tayo sa mga strategies. Mga decision making sa late game. Yan na, dyan na yung mga captain kasi nyo. Kasi no? Halos lahat nahihirapan mag-close ng game eh. No? Mananalo, kung baga lalamang sila, early to mid, pero kung sakaling pa ano-ana. Scam daw, yan, dati, pwede si Scam na nag-support siya. Pero ngayon, boss 4 naman na siya. So pwede na rin yan, support pa rin naman. Pero Masaros, on the top lane, medyo delikado siya rito. Mukhang welcome sa Fnatic, sabi rito ni Teams and Gabi. Papahirapan talaga siya. Meron din kasi dito ng ano, Venom eh. Pero nag-early Brazer dito, itong si Centaur, ha? Plus Tango lang. Akala ko magkasama sa lane si Teams and Gabi, pero mukhang bababa naman na. Itong si Teams and then umakyat na si Febi doon. Hop, grabe naman si Chip Armel doon. Uy, tinamahan kagad. Patay si KP rito. Tapos TP out lang, oh. Parang ano lang, isang mabilisan. Pero maganda yun, ha? Dahil Raven mabibigyan na agad ng space at hindi siya agad na maaaras ni Viper sa may bottom. Ito kasi sa may top lane, hindi din ganun. Kalakas yung, ano, magpa-farm lang dito itong si S-Ben, eh. Oo, pero first blood na yan, brought to you by pnxbet.com. Kung gusto nyo mag-bet, alam nyo na, pnxbet.com. Promo code natin, LuponWXC. PM lang kayo sa Kuya Nick page kung may mga katanungan kayo dyan. So, Quaswex ang invoker dito ni Chief Armel. And Gabi, dito lang sa may top lane, tamang farm against Masaros. And itong si Jabs. Suntukan sila dito ni Febi. Mahirap yan. May second skill. Second skill kagad ang nilagyan dito na itong si Omni Knight. So, may bottom, ganun talaga yung mga first blood talaga yung Viper. Pero kadalasan niya, nagpupuno-puno yung Viper. Mm. Level 1, second skill. Lagay mo lang agad sa first creep wave yan. Mag-level 2 ka na. Isang mabilisan. Pero ang maganda naman dito, kaya naman din naman kapag solo ni KP, wag lang siya lagi nang magpapapatay. At tingin ko, top lane dito, kahit pa paano, Jabs and Masaros, maganda pa rin yung combination nila eh. Grabe rin naman yan eh. Siyempre, the tie connection pa rin naman yan. Masaros and itong si Jabs, parehas naman sila niyang nationalities. And siguro ano na yan, familiar na yan sa isa't isa rin. Ano na yan, mayroon na silang nakapag-practice na yan, guys. And ang balita. Ano na naman balita mo? Dami mong chismis. Ang lakas nila sa scrim. Grabe naman yun. Yun halos, ang balita. Halos wala daw silang talo. Dito nyo lang nalang. Saan mo naman nalaman yan? Nabalibalita lang. Sino naman ang source mo niyan? Ay, napakadami. Ay, pero secret. Talaga. Secret apat. Huwag nyo nga sabihin yun. 7.4K nating viewers yan. Huwag nyo sabihin yun. Isa tayo lang nakakalam nun. Basta pag nagtanong, kay Aluko lang po nabalitaan. Wag! Sabihin nyo, na-chismis lang. Na-chismis. Oo. Sino nakakalam? Ay, kukunti lang. 7.5K lang yan, oh. Uy, pero Pebe! Naku po, may masisisi na tayo. Ba't kasi naman ba tayo si Pebe? Doon sa may top lane? Ang bilis mo naman magsisi. Wala pa nga. Siyempre. Kaysa Pinoy sisihin natin. Doon muna tayo kay Pebe sisihin natin. All in muna. All eyes on Pebe. Pero ang ganda na ginawa doon ni Mirana. Sakto yung pagkalip niya, no? Hindi ko po gusto pag naharas ng sobra-sobra na cancel. Yung salvo, my God, Pebe. Papadala ulit ng consumable yan. Mahirap pa dyan kapag napatay pa ni Jobs yung courier. Hindi siya nagle-level 2. Ba't siya magpa-level 2? Saglit lang. Yun. Heal mo na. Ayun. Thank you. Narinig ka din. Pero ang ating game 1 winner odd is nakalak na. Nakalak na. Ano yan? Uy. 1.95 sa Fnatic, 1.75 sa TNC. Uy. Eh, siyempre, malakas naman talaga itong Fnatic. Eh. Yeah, Pero, parang tatag Fnatic at tayo pagkada ng ads. Oo. Sakto lang. Ang dikit na makikita mo kasi dati. Parang halos kalahati. Parang wala kayatang mapanalo. Pero ngayon. Dito sa tournament na rin na to, walang favorites, guys. Kasi, siyempre, mga bago lang naman yan. Ibang team, naglipatan. Yes. Yung iba naman ay...
nagpainit sa mga tier 2 tournaments, Execration Vice, Neon, di ba? Yan. So, talagang hindi mo alam kung sino ba yung magperform na maayos yung, dito. Ang Execration tsaka Vice, sila yung nakapasok dito sa Open Qualifier. So, mamaya, masasaksihan natin yung bakbakan ng dalawa na yan. Later on this night, guys, 10 p.m. yata. Yung kanilang laban. Masyado ng gabi, no? Dati po, alas 12. And patay si Pebby rito. Nakakadalawa na po siya dyan. And killing spree na para kay Jabs. Naku po, delikado yan. Alam mo na natin kung sino ang sisisihin. Oh. Hindi niya naman tayo maintindihan. Pero... Ay, naku. Nagla-live yan. Oo, live stream. 60 viewers. Yabang pero, mo naman, no? Sinasabi ko lang, ikukupara mo kasi kala teams, ano. Panoorin nyo rin kasi si Pebby. Iba lang, na-mission nyo. Pinopromote ko nga yung stream niya, eh. Ah, no. Dahil kasi, ano. Kaya nga, panoorin nyo rin kasi, guys. Huwag puro tayo, puro... Puro alo. Panood tayo sa iba. Sa akin, tinood kayo, guys. Smooth nga na yun. Na, grabe ka. Pero ang maganda kasi doon, pwede mo kasabi si Pebby dahil kukunti lang kayo. Pwede kayo mag-chat na mag-chat. Diba? Okay. Tanong nyo, hey Pebby, do you play this thing? Do you play Dota? Ay, ba dyan yung Dota? Yung? Hindi ko alam. Dati kasi sa anong ibang platform na baba na lasit niya, no? Ni Gabi, grabe yung ginagawa rito ni Masaros. And double bracer po sa kanyang center war runner. Sobrang worth it din kasi noon. Plus, hindi na rin talaga na makalapit dito ni S-Ben. Ang ganda pa rin ginagawa ni Mirano. Ang taas ng level ni Centaur. Tama naman yung viewers natin dito. Nagta-Twitch din kasi si Pepe. Sa Twitch yata, marami siyang viewers. Sa Facebook ko konti. Kaya nga, dayuhin nyo na sa Facebook. Mamaya, siyempre, kayo na yung magtalong doon. Hanggang konti pa, no? Mapapansin pa kayo noon. Tama. Pero Mirana, magagank dito, plus superior lang nila talaga yung rune lagi. Oo. Lakas daw ni Kuku and Carl nakapag-practice sa Civil War. Eh, yun yung ginangayari sa Civil War. Uy, patay si pero DJ. Namatay si DJ sa may gitna. Nakakuha ni Chief Armel yun. On the top lane naman, Masaros killing itong si Gabi. Grabe naman yun. Kita ang lamig kasi ng laruan ni Gabi ngayon, ha? 23, last hit sa kanyang Isben. Namatay pa siya rito kay Masaros. Ano na ang kanyang item dito? Dapat mga 6 minutes yan kung ano, meron na dapat. Uy! Pero pinatay ni Teams. Nagalit. At least gumank din kasi si ito eh. Pero kasi parang tinamahan pa yata itong si Teams. Hindi nila kaya patayin yan eh. Gusto ko talaga yung mga kay Teams. Like Mirana, yung talagang pag gumangka, sure na talagang plus 1 lagi sa gitna. Pero Katie, and I think matindi rin yung practice dito ng Fnatic, guys. Feeling ko, pina-scout ni Raven, hey, Master Ross, I will play Civil War, okay? There's a top global center there. Just take the... how to move. Teach me how to doggy. Sabi niyang ganun. The drugstar. The drugstar effect, guys. I Master heard drugstar, ah. Top global center, ah. Pero, okay. Uy, KP mamamatay na and Raven getting that kill. Imagine mo ha, Viper yung katapat mo. Kaya din, isa si Viper sa kaya na makapangaras kahit anong hero dito sa bottom lane. Eh. Pero problema kasi dito ni Viper, solo lang siya. Hindi, wala rin siya kill potential sa may Morphling. Eh. Solo lang talaga siya. Magkaka-farman lang talaga kayo. Ikaw pa yung pwede mamatay. Ayun, grabe naman si Masaros dito. Pinatay pa niya si Team sa harapan kay Febby and Gabi. Pero ayun na yung heal. Tamaan ang pana itong si Gabi. What are you doing, Stepro? Sabi ni Febby dyan, lagyan mo naman siya. Ay, wala pa yata panlagay. Walang mana si Pebby. Naku po, ang sakit. Makita yung carry mo. Pinapatay ng 4. And dominating para dito kay Jabs. Pebby, sabi, no mana talaga eh. Armel, nagagal wala talaga mana eh. Wala akong ginagawa rito. Okay, ayan, normally mo na lang. Buhay pa yata. Ay, wala na rin mana si Armel. Yun. At nakuha naman ni Chief Armel. Yung talaga dominating streak na itong si Jabs. Ang mahirap, ang ano pa dito, itong si Viper, kinukuha niya na rin yung stocks sa may neutral, imbis na pwede yun para kay S-Ben eh. Tingin ko S-Ben kailangan niya na mag-transition sa camp dahil level 6 na rin dito itong si Centaur eh. Possible talaga na kayang-kaya siya patayin at level 5 pa lang siya. Shoutout kay Utak ha. Gusto magpapasa ng cash, nakakasa ko rito. Ooh, galing ng timing. Ganyan pag ang level ano ka. Boss yata, teka lang po ha. Boss siya. Boss pala yun eh. Tawa-tawa ka pero okay lang. Go. Okay guys. Gabi tulog sa lapag malamig. Wait, matutulog sa lapag? Ba't naman matutulog sa lapag yan? Dota na meron na siyang ano. Mass of Madness. Pero talagang nag-rector at Mass of Madness. Masarap yan. Masarap pang farm yan. Pero tingin ko mahirapan din dito itong TNC na dumipense. Eh, grabe naman si Masaros mag-item. Rekta.
Meron na siyang ano. Ay, kaso siya ulit yata. Yung kanyang ultimate, mamamatay ba siya? Sa may Tori, guys. Hindi niya natagil yung damage ng Tori doon sa may creeps. Pero Armel dito, nag-stay lane lang siya. Hindi ko ba natin maramdaman yung Windranger? Kasi Armel, kung sakali. Ang ganda rin ng ano niya, Exhort type. Kasi mga mana dependent din dito. Itong Wex, Wex type. Ah, Wex type, di ba? So mana dependent din talaga. Sulit yun para kay Centaur or kay Morphling din talaga. And, may pang-go ba sila rito? Fnatic. Wala, walang ano ah. At least kailangan ng your scepter dito ng Mirana to set up, no? Oh, hindi, or dagger lang. Kasi dagger eh. Tingin ko kay Ogre Magi lang, isang stun lang kasi makunat naman si paano, Ogre. Eh, paano? Didikit naman kagad yun. Sino, Ogre? Oo. Oh, oh. Eh, si Ogre, Centaur. Mga ganun set up. At pwede nga rin siya mag-base nila. Ay, naku po, ito, pag namatay kagad si Pepe. Win na lang iya, guys, with the double damage itong si Moon. Na meron ng Javelin. And on the top lane, Armel, gumank. Si DJ yung mamatay, pero si Tims yung magiging kapalit niyan. And Raven, yung makakuha ng kill na yon. 9-5 score natin. 2K kalamangan dito ng Fnatic. Pasok ka tayo sa Discord ng Fnatic. Ah, pasok. Ay, wala pala dito. Ay, ano, ito'y BTS 3. Kayang gusto ko malakinig. Tapos na eh, ang hangover ng Civil War mo. Ang sarap sana kasi makinig ng mga, ano nila, moves nila, katulad yan, oh. Patay si Masaru sa may top lane. Nasumobra na tapang nun. Sabi pero, niya, ay, double ano ako, double bracer ako, saka hood, di ako mamatay. May ring pa, nakalimutan niya, may Viper. Ayun na nga din. Maganda. Ay, naku, Chief Armel. Magta-turn around pa sila dito pag namatay si Armel. Alam nila eh, wala rito si Gabi. Nasa triangle cap sa'yo, binulugan nila. Nag-confirm lang is Ben dyan. Tara, push natin yung top lane. Mukhang si Chief Armel yung kanilang mahuhuli rito. Tingnan natin. Raven, papasok ba siya? Pero gusto nila sa may likuran. Chief Armel, nadasan po siya rito. Ay! Pero merong ghost walk. And the TP. Medyo bossit na lang talaga yung gank dito. Ha? Wala din kasi silang detect vision. Para umangat, pero siguro yung pilit pa rin nila. Uy, ang yaman ni di, ano dito, ha? Raven, ha? Pero DJ mayayari, okay? Let's see. Wala. Babalik pa yata sila. Pebby na naman. Tinali na naman po dito si Pebby. And delegado na naman siya. Pero meron ditong ikot. Coming from Armel. At teams. Ito na rin si Armel. Ayan na yung EMP. Mamamatay rin si Jobs. 1-for-1 trade. Pero ang ano naman dito, Spendy pa rin talaga kaya niya na makapag-connect. Pero Masaros. Kita mo na may ginagawa. Ganto lagi si Masaros eh. Imbis na siya yung offlane na talagang mag-flow ng lanes. Tapos mapaforce din talaga dito itong si Raven na sumama sa teamfight. Wala kasi siyang gagawin sa top lane, no? Wala rin siya ulti kanina. Wala na rin siya magagawa. Talagang gusto na lang niya rito. Magpatankihin niya yung mga tier 1 tower. And basagin ang basagin. Maforce yung mga rotation dito ng TNC. Pero itong si Sven ni Gabi, patuloy lang pag-farm. Going for Echo Saber naman. Next item. At least usong-uso talaga siya, no? Sa taas, hindi yung namamatay-matay yung support niya, mayaman pa rin talaga siya. Parang wala na siya pa kaya lang eh. Sabi niya, bubuhatin ko na yan. Masaros basta naman. Basta bigyan nila ako ng stack, siguradong bubuhatin ko. Pero Masaros, umalis ka pa sa MG. Tras, ha? Sarap ka ng buhay mo. Pinatay siya rito ni Chief Armel. Traitor ka! Sabi nga nun, no? Bahalo sa ril! Mamili ka! May mga decision ka talaga sa buhay na pag-isiyan. Pero malay mo naman, di ba? Strategy lang talaga ni Masaros yan. Ganun lang. Eh, sabi nga, may kailangan mag-improve. Ayun. Ayan muna ang nangyari. Eh, baka kailangan niya ng ano. Oy, Jobs, oy, nahanap dito. Oy, nakakita na. And Jobs, ida-dive ba siya rito? God's strength, pinap din ni Gabi. Grabe naman yung pagpupuno dito ni Jobs. Nagkaligawan na. Napakalupit. Oo. Pero pwede ngayon i-push out dito ng ano, TNC kahit pa paano yung baba. Ah. Kasi mahirapan sila mamaya na makapag-push ng lanes eh. Hanggang walang God Strength dito itong si Espen. Or kapag dinipensa ng Fnatic ng baba, tingin ko, kailangan magsama-sama technique na lang yung TNC. Digistrat daw. Takto lang guys. Oop! Jobs! Grabe talaga yung space na ginagawa. Nauubos yung oras dito ni Teams. And nakapag-TP out na yung Mirana rito. And tier 1 tower on the bottom lane. Matitake dito ng TNC. I think hindi pa kayang sumabay ng Fnatic sa ngayon. Yes. Kailangan yata ng at least isa pang item ni Raven. Tingin ko may manta muna talaga eh. Kasi, manta muna, no? Oo, kasi ano siya eh. Sa top lane, pwede nagpatayin yung Viper. Mukhang mayayari yata yung Viper sa may top lane. Naku. Si KP. Ayan na nga, delegado. Wala eh, dead lane na yan eh. Yan talaga yung pinakamapanganib na lugar ng mapa, guys. And si KP yung nandoon. Pero Atos naman na siya. Ayun, at least may pang-setup naman na dito. Itong TNC. Wala din kasi silang masyadong panghuli. Kumbaga kay Espen lang din sila na magre-rely. Pero naku, Jobs. Oop! Tumama yung stun. Pero nagpa-farm lang dito si Gabi. And shoutout nga pala sa ating 10.3K viewers, guys.
Yan yung siguro mga nanood ng Civil War kagabi. Nanonood na naman yun. Shout out po sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin. Matindi po ang bakbakan. Araw-araw, meron tayong BTS, guys. Nang alas 4 hanggang gabi. And then, meron din tayo sa may madaling araw naman natin. Epic League sa Twitch, guys. At ano pa lang po tayo, ah. Nasa group stage pa lang po tayo, hanggang December 14 tayo at ang ating playoffs E16 hanggang 20. Yun na nga. And ito, matatagpuan nila si Masaros. Masaros naman. Kumusta ka ba? Tinatanong ka ni Q. Kung okay ka lang sa kani Peerless, sa kani Bumbel, ay nako. Kung gusto niya talaga kung mawala, tumakbo. Makakatakbo ba siya? Ginawang bulalo. Naku, namatay si Masaros. Welcome to Fanatic, Masaros. Binigyan talaga, pero sinushutdown dito talaga ito si Masaros sa ilang beses. Pero ang ganda ng ginawa ng TNC, nag-connect agad sila sa gitna. Alam dito ng TNC na hindi pa kaya na dumipense kasi hindi pa talaga lalaban dito ito Morbi. Plus wala pa silang ultimate, yung Centaur. Wala silang pang disengage ng teamfight mamaya. Mga chief, huwag nyo nang i-follow H dyan para din na si Botnik. Tagalin po yan muna si Botnik. Parang ang dami pa ni chat ni Botnik kesa doon sa chat ng ano natin eh. Mga nanonood sa atin. Shout out po sa inyo dyan, guys, ha. Bakit in-adjust yung time ng BTS boss? Ang sa tingin ko lang naman, hindi pa naman to sure. Sa tingin ko lang naman, dahil may mga ongoing tournaments din tayo katulad ng Artisan, nung Moon Studio, and nag-giveaway na siguro tong BTS na, sige, adjust kami, 4 PM na kami ha, para yung mga kasali rito, hindi magkaroon ng conflict dun sa mga naunang tournament. Yun. At least ano, diba, mapagbigay. Mm-mm. Mapagbigay sila, pero kasi ito. Best of two lang naman kami. Yes. Kami naman yung matitira tournament dyan. Kasi kayo naunin na patapos tayo sa inyo. Hanggang December 20 yung ating yan eh. Pero tingnan natin ha, Malev completed, pero ang ating next series is... Ayan na nga, Team Dog versus... Neon Esports. Ang mangyayari dyan. Ay naku, Abed, Ice in your dreams. Afu saka si Poloson. Oh, yeah. Yan ang Team Dog versus dito sa may Neon na si Natsumi na po yung kanilang carry. Oh. And then position 4, si Skemberlu. Yopage play hard tsaka ano. Yopage play hard, Januel. Oo, wala na po si JG, guys. And nag-off lane itong si play hard. Yan po. Mamaya. May delay ba tayo? Meron naman tayong delay. 5 minutes dun sa official lobby. Pero ang ginawa namin, pinasok namin yung isang computer. Sila yung nag-delay. Tapos binobroadcast natin ng live to. Naka-livestream din to. Only in Kuya Hanik lang yan. Kaya para guys, 5 minutes lang yung delay natin kumpara mo sa ibang stream na. Siguro 15 minutes yung kanilang delay. Oo, totoo yan. Pero, and kita nyo, pwede. Official sa taas. Official Filipino. Official Filipino coverage. Pero MKB completed dito para kay Wind Ranger. Pero nahihirapan ngayon yung Fanatic, ha? Oops. So far. Nako po. Lalim nung farm dito ni Gabi. Nabati po. Masyado malalim yung kanilang farm. Pwede siya doon sa tri-camp, pero malapit lang din kasi mga tropa niya. Siguro ang call doon. Sige, push nyo muna yung bottom lane. Magkoconnect ako dyan. Pero medyo delikado kasi yun. Kasi medyo high ground plus wala. May vision sila, pero mayroon MLS. Alam na nila ngayon. Ngayon, alam nila na may vision. And gusto pa yata nila tumesa dito sa tier 1 tower at nasa mali yata to. Dahil nakapwesto na itong Fanatic. Patay. Ito si KP. Susunod na si Febby ba? Hoy, nakapag second skill pa siya ron. At namatay pa si Jabs. Before itong si Febby, buhay pa rin, no? Pero Chief Armel, mukhang siya na may go-go. Guardian Angel, hindi enough yun to survive itong si Chief Armel. Tingin ko, mahirap rin kasi na kumimit sila ng teamfight. Minus 1 na agad, eh. Wala silang damage. Patay agad yung S-Bend. Di sila nakapwesto. Yun yung sinasabi doon. Hindi sila nakapwesto, guys, for the tier 1 tower. Ang ganda ng vision dito ng Fanatic doon sa may... cliff din na patay na rin si Viper. Saka doon yung pinatay nila si ano? Doon nila pinatay si Gabi kanina sa may clip nila na mayroong vision, di ba? Kung sako lang talaga walang magagawa. And ito, no, kay overextended na si Chief Armel and hindi niya inaasahang. Pwede na siyang patayin. And Moon, getting that double kill and yan ay ating instant replay. Brought to you by Predator. Shoutout sa ating mga sponsor dyan. Alam niyo na guys, supportahan niyo yung aming mga sponsor. Wendy's, Enerbon Active, Predator. The Armory. The Armory.
Yan, and pati na rin, syempre, yung PNX bet natin. Oh, ay, ang ganda, dalawang tinamahan ang stand dito ni Ferry. Mamamatay kagad siya, dominating para dito kay Raven, pero nagalit na. Itong si Gabi na Gastrek na matay. Si Moon, pero kaya pa ba dito ng Gastrek ni Gabi? Taas ang sustain, patay nga pala, ano? Pero buhay pa rin si Gabi dyan. Raven delegado pa. Pino-poison-poison siya rito nitong si KP. Hindi siya makakatakbo. Wala ka ng mana. And patay itong si Raven. Nadamay pa si Jobs. Jobs, madadamay pa ba? Yun ang tanong. Naka-leap out siya dyan. And grabe ha. Double muntikan pa, lang mamatay si Gabi. Kamuntikan lang din. Nakapag-lifesteal din siya kahit pa paano ang eh. Ang ganda ng gulong ni Teams dun. Oo. Uy, hindi pa tapos si Gabi. Oo. Oh. Isang mabilisan na yun. Kasi hinabol din kasi dito itong si ano, Mirana, pero hindi inaasahan din na aangat pa dito itong TNC dun sa may gitna. Kasi palikod pa side yung ano nila eh. Galaw nila kanina eh. And interesting item choice coming from Gabi. Silver Edge. Nag-Silver Edge po siya rito. Para din kay Centaur to eh. Maganda to. At mag-aaganin dito itong si SB. Pambulaga eh. Kailangan niya kasing bulagain to eh. Kung mag-aganims nga siya, okay din naman yan. Mm. Pero mas okay yata na mabulagaan niya ng isa munang normal, sabay stun. Para hindi na makapag-react ng todo-todo. Naku po, teams patay! Uy, yun naku lang, po, shoutout kay Herbert Ursua. Yan na naman, namatay si teams. Ito na naman si Herbert Ursua eh, no? Kapatid yata rin ito nung ano yun, yung nagsasabi dito, tanga daw ako. Normal ka pala eh. Si Keep Armel, ito yung tornado niya. Makakatakas pa ba? Oh my god, grabe yung slow, pero ayan na yung waveform netong si Raven. Ganda ginagawa ngayon ng Fnatic ah, dahil sa apat yung sama-sama lang, tas Windranger lang yung lagi nag-split push. Or kaya niya kasi makapitas dito, so tingin ko kailangan din ni Morphling mamaya kung sakali dito, Lincoln din eh, para din kay S-Ben at Viper, di ba? Mm-hmm. Para hindi rin siya na ma-lockdown mamaya. Pero malapit. Ang bilis mag-form ni Gabi kahit talaga na. Wala, ano? Wala. Pero naku, kinukuha na sila rito ng ano ha. Na Roshan ha. Kaya bang i-contesto ng TNC? Wala si Chief Armel. 16 seconds. Ma-force play yung buyback may, gun. Hindi, mahirap to. Kasi eh, atras na pa ganyan. KP, eh, sumunod naku, pa. Naku, ayan ha. Kailangan na matras dito ni KP. Binigay nila yung Aegis of the Immortal na kay Moon yung Aegis of the Immortal. Why? Ano rin kasi siya. Importante siya. Oo, siya yung pinaka ano eh, yung mag-speed push palagi. Kasi kapag may magde-def dito para sa TNC. Siya yung ano, siya yung huhuli sa mga gilid-gilid. Oo, totoo yan. Pwede and siyang Raven, ano item ni Raven? Sa tingin ko rin kasi eh, parang malabo na mamatay si Raven dito. Ano ba item ni Raven? Hindi nga pala natin makikita yun. Manta. Okay, may manta na siya, alam ko. Itong si Raven. Oy. Pero ito yung sinasabi mo, pambulaga. Pambulaga, di ba? Hindi na makakaano eh. Kung kasi kung kunyari nakikita doon siya doon tapos umistan, pwede pang makapag-leap, pwede pang makaano. Oh. Pero kung dikit na dikit, mahirap mag-ano yun. Mahirap pa mag-react. Ano, mag-react. Pero magbibigay na rin dito itong si Moon, ha? Konti na lang. At bottom lane, maganda to kapag na-secure ng TNC para pwede nila ma-farman na din dito itong campsite ng Fnatic. Mukhang magkaka-trade lang, ha? Manta style, Ethereal Blade. And then going for Ethereal Blade. Maganda naman. Ethereal Blade, pwede niyang pang-save yan eh. Kung sino yung ma-i-go dito ni S-Ben talaga eh. And kawawa yung si Pebby rito. Baka isang combo lang mamaya ito. Totoo. Kailangan niya at least second skill yung sarili niya. No? Depensa. Oh, pero Raven, naku po, hindi niya ina-expect yata na nandito ang tropa ng TNC. Pero makakapag-waveform out naman siya dyan. Nandito ba? Ayan na nga. Si Gabi, patay pa niya si DJ. Oh. Na-tornado yung dalawa. Patay ito si DJ, pero dito mama. Yung deafening blast itong si Chief Armel. Habuli pa rin si Masaros. Kumusta ka, kaibigan? Patay ka muna. Kill spree para dito kay Gabi. And I think palag-palag it's time rin para mag-push sila kahit na may Aegis yung kalaban. Wala lumaban doon yung TNC. Tapos pa rin nila eh, no? Oo, sobrang ano pa rin, sama-sama technique eh. May sustain din kasi sila. Tapos ang ganda ginagawa Gama ni Kim Armel kasi. Inuubusan niya lang naman eh. Tornado lagi napoforce dito na mag-back or mag-iwalay-walay. Eto nga Fnatic, lalo na pag may na-Viper, ang bilis lang din naman ang cooldown yun, di ba? At least, di ba, kahit mayroon silang Aegis, lumalaban pa rin. Sabi dito, buti na lang, nag-stand din si Darkstar sa Fnatic. Patay tayo. Jan, ilan na ba siya? 2-7, no? Parang hindi ito yung Masaros na kilala natin, eh. Ako lang, ha? Sa totoo lang. Na-shutdown kasi talaga siya. Napapaisip ako kung ano magiging playstyle dito ng Fnatic. Kasi base sa aking pag-aaral. Oh, sige. Si Raven, nag-aaral ka pala. Sobrang takaw mag-farm nito. Sa kanya talaga lahat ng farm.
and Masaros. Nung kung napapanood niyo po yung MG Trust niya, dahil siya yung nagpa-farm. Siya yung mayaman. Oo. Di ba? Siya yung lagi. Yung mga Tide Hunter na pangalawa sa network, pangatlo. Oo. Ngayon, eh, kulelat. Nagpo-fall, pero tingnan natin. Ah, pero gano'n kasi naman talaga eh, kailangan eh. Pag, maging alay. Yung mga initiator. Pero kasi, usually, hindi siya nag-i-step up dito sa laban natin. Sa Fnatic, parang hindi siya nag-shine like sa Motivate Trust, di ba? Talagang number one, Masaros, Masaros, mayaman pa sa carry. Pero, uy! Dutang-duta daw si Gabi kasi talo sa pustahan kagabi. Oh, magkano talo ni Gabi? Sa 150 siya eh. Magkano talo niya? 5K lang naman. Oh, kaya dito niya babawiin. Abe, kung ako yung nag-carry sa kalaban, ganito nangyayari. Kaso si Ewe, sabi niya gano'n, no? Wala eh. At least, di ba? Balita ako si Coco, madaming panalo ah. Panami pa panalo yun? Oo. Oh, kay Kahit Raven yun eh. Nag-Raven yun eh. Oo, kay Raven yun eh. Si ano daw kapustahan niya? Si Paolo Abilino. Ah, si Paolo Abilino. Naiyak si Paolo. Sabi ko, kamukha lang kita, pero hindi kita kayang ipagtanggol sa mga ganyan. Napapusta eh, no? Napapusta na eh. Nag-init Napalaban din eh. 20K lang sila ni Coco eh. Oo. Nag-init eh. Walang nagawa eh. Pero tingnan natin ha. Grabe na. Pangalawang second tower na itong kukunin. Pero pangalawang second tower? Okay, pangatlong second ito, tower ba? Hindi. Sa baba at ito sa pang sa taas. Ah, okay. Di ba? Dalawa na, di ba? Oo, oh, ganun ba? Ganun lang. Smooth lang. Pag yung gitna nakuha, pangatlong second tower na. Oh, yun pala. Tagalog kasi sabay ni English mo eh. Oh, si KP Rito, hindi nag-last yung ano ha? Pero patay pa rin yun. Guardian Angel gagamitin. Pero may MKB eh. Papasok yung 100 dyan. Ayun na nga, namatay siya dyan. Pero, mayroon detection and Gabi Delegado. Pero may tornado naman dyan si Chief Armel. Kaya pa ba dito? Oop, wasak. Si Jabs, siya yung naging kapalit no. 1-for-1 trade. Tingnan natin, mag-abol pa yata yung TNC rito. Moon, meron naman siya Aegis of the Immortal. Ay, Gage, wala ka kagad. Ano yun? Isang stun lang. Isang stun lang. And ito na, yung mid boss. Isang stun lang, guys. Wasak ito si Moon. And then Raven. Aray ko, best. Niyayari siya rito ni Gabi. Kailangan niya na tumakbo. Nakalimutan ko. BTS na pala to. And kailangan niya na mag-out. Hinahabol pa rin siya rito. Lumilipad si Gabi. Mabilis, triple mabilis. In. Isang mabilisan lang. Pero wait, Masaros, gusto pa nilang patayin. Kumusta ka, kaibigan? Okay ka lang ba sa Fnatic? Hindi. Pinapashoutout ka nga pala ni Bumbel. Fearless. Saka netong si Q. Diyan ka daw muna sa may Fnatic. Nako, team wipe sila. Plus may Aegis pang kasama doon na hindi kaya na makapalag dito ng Windranger. Paano pa? Pag yung talent dito ni S-Ben, di ba? Talagang may Windrun pa nga siya noon eh. Isang ano lang, stand. Tinan nyo yung ano ha, yung Windranger dito guys. Puno yung buhay niya. Puno buhay ha. Isang stand. Ayun o. Pang. Oh. Grabe, paano yun? Hindi kasi, yung stun na yun, may isang hit na yun eh. Ayun o. Eh, naka-eco saver pa. Parang tatlo yung hit yung tumama doon. Eh, bakit yung pagkabuhay niya, ganun pa rin? Eh, yun nga. Isang hit niya lang yun. Pagka-stun, may plus one attack na yun. Hindi tapos, man lang siya tumagal. So, diba? Parang isang segundo, tatlo yung normal nung Sven doon. Isang mabilisan lang. Mm-hmm. Pero habang nangyari yun, may nakuha ang kill doon sa may bottom lane. Viper yata, namatay na naman. Napatay ng Windranger, pero nakaabang si Gabi ha. Nag-aabang si Gabi rito sa may bottom lane. Ayan na. Ay, gigil siya, gigil siya. Pero na-stock na nga din yung item dito ng Windranger. Kanina, sunod-sunod yung item niya. Pagka MKB, meron na agad isa. Pero kahit Gabi kasi, ang ganda ng ginagawa dito. Yung item choice niya rin, di ba? Parang, siyempre, may Moonlight Shadow dito itong Fnatic. Hindi sila usually na mag-build dito ng mga gem. Pero mahirap din kasi talaga na mag-solo eh. Windranger, siya yung kanina pa na nag-split push, pero nag-iingat na siya kasi kaya na siya talaga na patayin dito ni S-Ben anytime. Mayaman naman din talaga itong si Morphling ni Raven, saka itong si ano, Windranger, kaso ang yaman lang din sobra. Talaga ni ano, sobra. Ni S-Ben. Para kasi yung naging all-in lahat ng farm para kay S-Ben, parang sa kanya lahat. Yung farm eh dito sa Fnatic may farm si Moon, 'di ba? May farm dito si Raven. Si Farmel lang kapag farm din naman sa kills. Sa kills. Oo. Oy, nagkakita ano? Tsaka ang ganda lang, laging slow lang dito ito si Masaros kanina eh. Doon sa Ice Wall ng ano, Invoker, lagi siyang walang mana. Wala siyang magawa siguro kahit 4 stop meron dito or BKB. Hindi, kailangan nila Lotus Orb at least. BKB para pagka may stun sa Lesbe, naka-stun din. Ayun nga. Pwede yun, Lotus Pero Orb sila problema, guys. Pero ang problema sila, yung ano, wala silang laging mana kay Chief Armel. So kapag nag-gas tank din, ang hirap na eh, no? Papaporce diba? Ka talagang tumakbo.
Yun lang ano. Ngayon, di ba, kita hindi mo. Hindi rin sila nagkukulang ng damage dun sa may Morphling. Kasi okay. Yun yung minsan ka problem eh. Wala ang damage sa Morphling. Pero spell kasi ito eh. Kaya niya talaga ng ano yun. Mala Superman niya, magbabasher siya. And the item choice nito si Gabi, magbabasher nga po siya. Wala talaga ng hindi ano. Siya rito mag-critical kasi kadalasan critical yung ina-item binibuild dito. Oo. Pero maganda kasi ito eh. Para wala na talagang takas kasi Morphling baka makapag-wave pa, di ba? Nasa Silver Edge. Ah, yung Echo Saber? Opo, upgraded po yun. Shadow Blade saka Echo Saber na po yung Silver Edge, guys. Sulit baka din talaga pag dyan. Ano. Wala namang Echo Saber si Gabi. Eh, nandun na po. Sa na-upgrade na po. Nasa Silver Edge na po. Pero gem? Dito, itong ano, TNC. So, para malimita na rin nila yung vision ng Fnatic. At pwede sila mag-sod dito. Tingin ko. Kasi meron silang kompleto Ricardo yung kanilang skill. At Roshan, isang minuto pa. Blade Mail, ang gandang item choice dito ng ano, Viper. Ha? Mm-hmm. 6K na yung kalamangan ng TNC. Sa madalas yung ano, eh, binabarurot ni Windranger eh. Diba? Para yan, sulit, di ba? Ano lang, Blade Mail lang. Okay na. Yung ano. Windranger na hindi ka tindahin. Oo. Tama. And ito, op, na-break yung kanilang smoke. Hindi nila alam na naka-moonlight shadow. Pero, nako. Kung ako mamamatay kagad si Masa Rose, ha? Parang yung malakas daw sa may MG Trust. Namatay na naman po, ha? Mayaman pa sa kanya si Teams, eh. Ayun na nga. Oy, binigyan ng team ni Pebe, oh. Sabi, oh, ano ka ngayon? Ikaw ang mababash ngayon. Hindi ako, sabi ni Pebe. Tama nga naman yun. Ang galing nga ni Pebe dun, no? Kumbaga sabi niya, ay, thank you, Masa Rose, ha? Ikaw yung mababash, hindi ako. Well played. Pero kita mo naman dito, ha? Ang hirap din kasi ginagawa ni Master Rose. Parang hindi siya ganun kakunat na. Wala, ang ganda na sana nung umpisa niya eh. Ang problema lang, ilang beses siya nabigyan. Saka Sven kasi to. Wala no? Siyang... Walang makunat kay Sven eh. Talagang wawasakin yung buong kalamnan mo ni Sven. Hindi siya nag-ano dito. Nag-step up ngayon sa Fnatic. Na-shutdown talaga siya. Plus, ang hirap ngayon na makapag-perm mo si Raven, no? Siya na lang talaga iaasahan dito ng Fnatic. Pero, kung sakaling ang bubuin dito ni Raven, BKB din, di ba? Pero gusto ko maganda rin sa kanya, Lincoln eh. Hindi siya mag-BKB rito, magpapakunat. Ay, oo. BKB yata siya. Puro ano na defensive din, kailangan niya. Pagka-Skadi, BKB. Pero ito, nag-smoke na naman dito yung Fnatic. Sila naman daw yung gegera. Pero ang ganda ng pestuhan dito, na itong si KP. Siya yung pumapronta rito. And gustong umikot ng Fnatic, pero Teams, sino may position grabe ni Teams, yung position ni Teams doon, talagang pambreak lang ng smoke. Galing, ganda, pero Roshan is up sa kabila na. Yan, sabi niya, sa kabila ikot yan, sa kabila ikot yan, sige dito ako. Sabi ni Pebe, ako magiging alay nyo. Okay pa, no, position na, ano lang, mga support. Nakita mo, nasa unahan si Pebe. Alam niyo kung bakit ganyan, guys. Pinoprotektahan nila yung kung saan sila merong wards. Kung saan sila may vision, doon kayo lumaro. Doon yung sinasabi ng mga pro player. Napaka-importante yan. Play na, on your words. Tama. Ganun. Pero na kaya Moonlight Shadow naman. Patay na naman si Masaros dito. Wala naman silang pan-setup. Mamamatay ba siya? Pero kanyang ultimate, kanyang gagamitin. Tumatakbo. Kumakaripas. Aray ko, best. Patay pa rin. And naku, nagkatakbuhan na po at nagkaiwanan na po ang Fnatic dito. DJ with the TP out. Ay. Gumulong na rin si Teams. Naghahanap ng pwedeng makill. Grabe pero wala na. Ubus na ang tropa. Walang freelay, no? Sinusunod na talaga siya ni Gabi dito. Pero pwede mag-Roshan ngayon. Itong TNC kasi nakita nila na nag-TP. Ito Windranger sa bottom. Pero mawala na kasi yun, no? Mawala na kasi yung God Strength. Pero tingin ko, meron to si Ding Alacrity dito. Itong si Chip Parmel, eh. Food trip si Masa Rose, sabi. Wala, mahirap. Dita mo, mas mayaman pa nga si Teams sa kanya. Oo nga. Talagang ganun ang nangyari dito, guys. Ay, kung sakali. Parang kinabahan ng bahagya itong si Masa Rose, no? Oh, di ba ang sabi mo, ang bet mo dapat, Fnatic. Eh nga, di ako naniwala. Kaya nga nagbet tayo sa TNC, di ba? Oo. Oh. Kasi nga, ganyan ako. Sumusuporta ako sa tropa. Nagbet ako sa kung saan yung gusto ko. Eh yung iba kasi dyan, pathetic cheaters. Just kalaban ng bumibet. Ganun talaga. Buti pa ako, binibetan ko yung TNC. Sino? TNC, pero ito, Roshan is up. Gabi, konti na lang ng kaibigan katulad ko. Kakaiba ka ba? Rare ka ba, rare? Pag ako nagsawa na sa'yo, hindi na kita susuportahan. Tanda mo yan. Pero guys, ha, ito nga po ang ating The Armory shirt. Kaya yan. Ito, execution sa ating December. Oo, guys. Available na po yan sa may Shopee kung gusto niyo mag-order. Mag-Shopee na kayo, The Armory, Shopee. Guys.
Oy, gumagawa ng move dito. Na alam niyang nasa Roshan eh. Sige. Yan na lang, trade na lang tayo. Tier 2 tower sa akin. Roshan sa inyo. Tingin ko din na rin kasi kaya labanan dito ng ano eh, Fnatic sa teamfight. Kinakapos na rin kasi wala nang magpo-frontline sa kanila. Hindi naman pwede si Morphling plus Windranger. Isang ano lang sila ni S-Ben dito, di ba? Wasiwas na. Wasiwas lang eh. Eh, yung ano, etong si Masaros, sobrang lambot eh. Parang hindi na nadagdagan yung kanyang item, kaya hindi rin talaga siya makapag-frontline. Kita mo, wala na. Ano, na-stuck kailangan sa, niya ano? Talaga yan, Lotus Orb na lang siguro. Good. Para medyo tumagal. Pero Jabs, may ispatan, maa-atos. Oop! Yul Scepter kanyang gagamitin dito, pero Tims, blink out. Uy, Tims! Op, sa kabila siya pupunta. Tatamaan niya yata yung dalawa. Naramdaman niya ba yan? Sabi, tatamaan niya. Ay, si Monsayang naman. Bash! Wala. Wala tayo. Wala silang bash. Nandun kay, ano, kay S-Ben. Ay! Ay, tumalun! Ay, TP, ha? Sabay, tumakbo. Ay, naku. Ay, galing, ha? Parang nanapak, sabay, takbo, ha? Mamaya ka sa akin, sabi ni Gabi. Eh, sayang yung kanyang ultimate nun, ha? So, alam nila na walang stampede na pang-disengage mamaya ng teamfight, ha? Ang ganda ginagawa ni Teams dito. Galing siya sa baba, nag-transition siya sa top para depensahan kasi nag-split push na lang yung Fnatic, mm-hmm. Eh. Doon dapat sila pupunta eh. Tatipihan niya yung top lane. Pero ito, alam yata na Fnatic na hiwa-hiwalay yung mga heroes dito ng TNC. Pwede silang mag-go. Tatamaan! Ito si Teams, pero may Aeon Disc na po siya. And makakaligtas si Kuya mo, Teams. Ang ganda nung item. Kakadala lang nung Aeon Disc. Trash talk, question mark. Tip po. Ay, hindi, joke lang. Wala dito yan. Civil War lang yun. Ano lang. May lag lang. Naglalag lang. Basta ko Discord. Wala, OG na daw. Pero ang ganda, saktong-sakto yung pag-deliver talaga ng Aeon Disc dito. Kakabili niya lang. Armel lag, OG. Okay na daw, naglalag pala si Chief Armel. Pero Gucci na yan dahil merong... Uy, 4-stop? Pero maganda naman. Kung sakaling... Panligtas yan, panligtas sa mga tropa. Naka-cold snap din kasi. Cold snap besen, wala nang galaw dito. Si Morphling din. Napoporce siya na mag-manta palagi. Shout out po sa 13k viewers natin dyan. Maraming salamat po sa panonood, no? Make sure na i-like nyo na yung page natin and i-share nyo din itong live stream dahil matinding bakbakan ang ating susunod patutong hayan. Ages pa to eh. Aangat ba ang TNC? Kaya pa ba dumipensa ng Fnatic dito? Invoker. May Skadi na si Morphling ah. Pero ang problema... With a link and spear. Oo. Pero ang problema dito niya, no, ng Fnatic kapag napitas pa isa-isa, mahirapan dahil wala rin ba iba available dito. Kakabili lang din ang gamit nito ni ano eh, oh. Morphling. Pop! Bigay lang mo ipapiyan. Kundi mawawasak talaga ngayon tagliran. May bash yun eh. Ay, ang bagal no normal, no? Wala eh, talagang ganyan. Nakababa yung MOA. Okay lang, lalaban yata sila rito. Jobs, mahuhuli nila. Pero sa may likuran, si Chief Armel yung kanila pinapadarta. Pero bigay niya gagamitin. Ito na rin yung ghost ice wall. And then si Masaros. Patay na naman, na naman si Dragstar. Hindi na naman siya paatasin. Si Dragstar ba to? Si Masaros. Sabi sa iyo Raven eh. Huwag mo pakita yung galawan ni Dragstar eh. Makokopya eh. Pero kita mo naman ha. Bakit to si Masaros? Nagsabing sana nag-MMR na lang ako eh. Alam ko na to. Kilala ko na to. Huwag kang magtago sa pangalan Masaros. Ay nako po. Isang mabilisan. Masaros ba o Makiyauti? Makiyauti po at lawin. Oh my god, tingnan natin ha, Gabi ha. Okay, mababasag nila rito. Kaya pa daw, 36 seconds para din sa may center. May buyback naman siya. Pero, mabipilit ba nilang i-buyback to? Ayan na nga, napabuyback pa. 13 seconds pa. Yun ha, 10 seconds. My god, and wala silang maabutan. Teams, makakapag-dagger out pa, pero gusto yatang lumaban dito netong si Gabi. Pwede pa daw. Ayaw na, wag na raw muna. Eh, nag-call na rin kasi sila na back, na-force na rin nila yung buyback dito. Kahit 10 seconds para kay Masaros, malas yun ha. Kumbaga, wala na siyang farm, nag-force pa siya ng buyback, aalis lang dito itong TNC. At tingin ko, Ay. Meron nga pala tayong Pinos na giveaway from Steel Series, yung mga tropa natin sa Steel Series dyan. Kung gusto nyo magkaroon ng Steel Series na gears, mag-participate kayo. Shinare ko na yan sa Lupon tsaka sa Kuya Nick. And syempre, it's the season of giving. Meron akong bagong office.
Abangan niyo yung Steel Series na yung post ko. Okay? Puro oh, yan! Yeah. Sana bumanda. Sana wala, meron. Bumanda dito. Steel Series. Mga tropa. Nasa mali kayo. Akin dapat yun. mga tropa, yun ha, sinusuportahan tayo ng Steel Series. So, kahit sana medyo 1 in 100 yung chance ang manalo, sana masalihan pa rin natin. Mm-hmm. Masalihan pa rin natin yung giveaway, ha? Maraming salamat, maraming salamat. Thank you, Kuya Nick, saan ka dito? TNC Fanatic. Ano, wala? Fanatic ka, di ba? Raven eh, saan ka champion lang. Nakakita eh. Tinalo ko si Gabi kapon 5,000 eh. Tinalo ko si Gabi. Fanatic ka, di ba? Hindi, kay Gabi na ako ngayon. Okay, ayan, Gabi. Ayan. Pero sorry. Natalo pa. Natalo pa bigla. Dukay muna sa Fanatic, Kuya Nick. Panatik ko muna, ha? Sige, panatik ako. Panatik muna ako. Sige. Para may kalaban, may kalaban. Panatik muna si Kuya Nick, guys. Tayo sa TNC tayo. Naku! Kita nyo naman, oh! Mukhang napa-napa si Tim Sito. Delikado yata. Pero makakatakas, guys. Ang bilis. Ang ganda ng flicker niya. Ang flicker ba? Hindi. Ang ganda nung ano niya. Eh, yung dish sa kabling dagger lang, di ba? Oo, isang mabilisan nun, ha? Plus, ang ano, may weakness ako pa siya. Weakness siya ako. Oo. Hindi, ano yun? Hindi, yung nakuha niya sa may ano. Ah, ngayon. Oo, nakuha niya. Hindi niya kukunin yan. O konti lang mana niya. Sa tingin ko sa may Omni Knight pwede. Pwede. Eh wala na akong mana dito, ito si Omni Knight. Wala. Oh, pwede kay Viper na lang yata. Oo. Kay Viper na lang. Wala, pinipilit na lang din talaga dito ng Morphling. Morphling nga, walang buyback available to, bumili ng BKB. Ayan ha. Kuya Nick po, Fanatic guys. Nagpanatik po si Kuya Nick dito sana po. Eh, siyempre. Loko-loko ka eh. Pinilit ako ka rito eh. Napilit ka ba, Kuya Nick? Napilit ka ba? Hindi, Fanatic okay lang naman eh. Siyempre, CR. Oh. At least alam ko ganyan ugali niya, lo. So, tinatanong ko na iwasan ko. Tinatanong ko na iwasan ko. Kuya Nick, ako, mouse pad lang ako, mahabang mahaba. Ah. Yung kayang balutin buong table. Pwede ako. Steel Series na mouse pad. Paambon ganun. Paambon. Hindi guys, wala siyang flicker pero naku po, patay. Ano nangyari? Naku si Moon. Tulog. Tulog nga. Walang buyback. Moon tulog ang nangyari, guys. Binigyan pa siya ng tip ni Gabi. Gabi naman si Gabi. Sakto din kasi meron ng Abyssal Blade dito itong si Esmel. Eh. Sobrang sulit ng Silver Edge. Gabi na. Nasaan ka? Tinalo mo yung 5K ko hapon, ha? Nasaan ka ngayon? Uy, oh, na-yo shelter siya. Paano? Easy ka lang. Okay lang tamaan yan. Push meron na mga repel. Heavenly Grace. Pero, yung flicker po ay neutral item yung guys, hindi po yung sa ML na ano. May flicker. Ganun din po nangyayari guys, may mag-blink ng bahagya lang naman. Pero ano yun, hindi mo alam kung saan, hindi mo uncontrollable yung blink niya. Rekta na! Oy, Romeka na! Guys, walang buyback! Ay, wala nga buyback guys, alam na nila yan, walang buyback. Boom! Pero, uy, mali. Illusion yung instant dito ni Gabi, kaya pa ba nila rito? Tingnan natin, BKB kanya gagamitin. Dalawa, tinamahan si Masaru sa OTC Jobs. Mamatay din niya. Ito na yung Guardian Angel. Raven, wala na po siyang damage. DJ, mamamatay na rin yata. Palo na naman. Patay dito ito si Jobs. Welcome back, Fanatic. Mukhang yari na naman sila rito. And TNC, grabe naman yung kanilang performance dito sa game number 1. Naku, Raven! Yari yata yung kanyang Morphling dito. Naku po. Sobrang bossit yung cold snap talaga. Cold snap vessel. Andaya, andaya. Yung slow pa ni Viper. Oo. Wala ka talagang takas. Ayan na, magbabak muna yata sila. Okay na raw yun. Mabubuhay na ba? Oh, hindi, pwede sila mag-bake back lang, bake back lang. Bake back lang din kasi meron pang cheese dito. Itong si Spen, pwede niya ibigay. Lalaban pa to, lalaban pa to. Ito, si Raven, Armel, si Raven, ang ganda na position, oh. Raw, na-hex, up! Oop, nasa na yung lipad. Ayun na, lumipad. Pero yung sunstring hindi na tama. Pero okay lang daw. Raven, delegado. Or eto ba si Gabi yung mamatay? Uy, Abyssal. Gagamitin. Konti na lang ang buhay dito. Boom. Na ito si Raven. And kailangan niyang mag-buyback. Beyond Godlike para dito. Kay Gabi. Nandiyan na ulit si Raven. Ha? Lalaban na ulit sila. Dumedepensa sila rito ng drone. Pero kaya pa ba nila? 25 seconds para dito kay Masaros. Ang sakit. Nanonood ka lang habang pinabasag at pinapatayo kayong mga tropa. Naku po, naku, Raven, kakabuyback lang nito. Pero BKB kanya gagamitin, Gabi. Dahil magsutukan pa rin. Galit na galit, gustong manakit. Waveform in by Raven. Armel, delegado. Ayun, mamamatay dito si Armel. Pero Gabi, killing ito si Moon. And then Abyssal kay Raven. Raven, buhay pa rin. Nakakapag-strength pa siya dyan. And mukhang
Mauubos pa rin dito yung Fnatic. Mamatay na si Gabi. Like para dito kay Gabi. Mamamatay ba siya? Sobrang kunat. Nagla-lifesteal si Masaros pa yung namatay. And DJ, isinama na rin. Raven na lang yung natira. Parang idol spirit pala to. Isang mabilisan lang talaga eh. Wala kasing makunat dito. Walang nagpupronta sa Fnatic. And ultra kill sa pananapos ng game number 1 natin. Gabi sa kanyang spin. Napakainit na game number 1 para sa kanila. Nagtiis lang talaga siya sa may top lane, eh, 'di ba? Kahit napapatay dito itong si Pebby, transition lang siya sa may neutral pero hindi pa rin talaga maabutan yung focus farm niya. Kumbaga si Pebby, nagpapatay man ako ng tatlong beses sa may bottom. Nagpapapatay din si Masaros ng ilang beses. Ayun naman. Nabawi namin. May bawi lang. Saka repel lang naman ako. Repel. Heal. Guardian pag kailangan. Ganun lang. Ang saya-saya ng kanyang ginagawa pero teams ah. Feeling ko, nararamdaman ko na ulit yung dating teams. Na bakit nawala ba? Parang nawala, hindi parang nawala sa akin yung mga nakakaraang tournament eh. Parang hindi siya nag-ano. Hindi siya yung may... Teams. Uy, grabe yung mga play ni teams doon. Yung mabuhay pa, mamatay na, mabuhay pa. Ganun diba? Ang mga gulong niya palagi eh. Tsaka yung sobrang sulit dito nung last pick ng TNC, yung Invoker. Parang na-counter pick nila. Talaga yung Invoker, ay eto nga, Centaur, hindi talaga makaporma eh. Sobrang cold snap. Ice Wall plus yung wala nang mana agad. Lalo na si Raven. Lagi siya napaporce siya aging mag-manta style pag kina-cold snap siya. Oo, pasaka parang asing farmer din yung moon eh. No? Oo, totoo. Dalawa sila. Dalawa silang nag-farm eh. Dapat, tatlo pa. Si Masaros sumasama pa, diba? Oo, di nag-ahawa. Ayaw ni Raven yan eh. Gusto niya sa kanya muna. Dapat ganun. Parang Gabi lang, diba? Yung strategy ng Fnatic dito, tingnan natin. Ha? Sabi kasi, ang lakas daw nila sa scrim eh. Sa scrim. Eh, baka scrim. Hindi ko alam kung totoong baka sabi-sabi lang yun. Eh, yun nga, hindi ko alam kung totoo ba yun o hindi. Oh, pasok sa Discord. Ay, wala ka. Ah, wala Discord pala. Discord bawal Kala guys, kung pwede lang eh. Sino ba naman ayaw pumasok sa Discord para marinig natin? Oh, go to. Sa type na? Smoke? So, sana nakakuha tayo ng moves, no? Pero ayan, guys, game number 1 pa lang yan. Fnatic and TNC Predator. Pero bago mag-game number 2, mag-bet na muna tayo rito. Saan ka dito, Shola? TNC, siyempre. Oh, diba? All the way na yan. Ano na? All the way na yan. All the way na yan. Okay. Game 2, TNC. Tayaan mo na yan. I-all in, guys, kung gusto nyo po mag-bet. 500. First 15 kills, TNC. Uy. 200 lang. All in TNC. Kanina nagda-doubt ka pa. Di ah, sabi ko magabi. Ano na ako, magabi na ako. Guys, kung gusto niyo pa mag-bet ng real money, punta kayo sa pnxbet.com. Don't forget to use our code LuponWXC. Ayan. Kung may mga katanungan kayo, mag-message lang kayo sa ating Inananin na Moon. Page. Wala na lang yan. Panapanahon. Di ba? Kumbaga, karera nila wala dito. Wala na yung 15 kills na. Sarado na. Nawala na. So, ayan guys, nakabet na tayo. So, yung mga tropa natin dyan na gustong mag-bet, alam nyo na pnxbet.com, promo code natin, LuponWXC, or kaya mag-PM kayo sa Kuya Nick page kung may mga katanungan po kayo. Pero wag po kayong alis dahil yung game number 2 ng TNC vs Fnatic ay susunod na and matinding bakbakan ng ating masutunghayan dito sa BTS Pro Series Season 4. Wag po kayong alis. We'll be right back.